guys! Welcome back to my channel! Ngayon po, ipipili po muli kayo na ayon po sa mga iba't ibang kulay ng ating baby piyaw. Ang baby piyaw po, siya po ay baby dragon, siya po ay money catcher and protection. At napakabisa po na mga pampaswerte sa ating buhay. Ngayon po, pipili na lamang po kayo kung anong gusto nyo po sa, ayon po sa number ng ating tarot card at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating tarot card. Ito po ay number 1, blue piyaw. Number 2, red piyaw. Number 3, yellow piyaw. And number 4, peach piyaw. Pili na lamang po kayo dyan kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, blue piyaw. Kasalukuyang isang lalaki ang nakapili nitong number 1 po natin na marami po siyang pinagdadaanang problema sa kanyang buhay. Lalo-lalo na po sa financial. Yan. At ito naman po ay sa mag-asawa na nakapili po nito, marami po sila mga pinagdadaan ng pagsubok sa kanilang buhay, bagamat ang lalaki ay hindi masaya sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Kaya kung hindi masaya ay iwas po sa tukso, dahil sinasabi po dito na siya po ang nagiging dahilan ng pag-aaway ng pamilya. Pag-aaway ng pamilya. Ayan. Minumungkahi po ng ating tarot card na manalangin upang makaligtas sa mga iba't ibang mga pinagdadaan ng suliranin sa ating buhay. Ayan. Possible po kung hindi po maiiwasan natin ang mga tukso na darating sa ating buhay. Pagbabago ng buhay, yan, paghihiwalay ng mag-asawa. Or possible ay walang tigil kung kayo po ay hindi nagsasawa sa paulit-ulit na nagaganap. Walang tigil ang pag-aaway ng pamilya ng mag-asawa. At ganun din po sa kung kayo po ay matututong manalangin, may bigla ang swerteng darating po sa inyo na hindi nyo po ito inaasahan. Ayan. May isang lalaki na lagi na lamang pong napaka-mainitin ng kanyang ulot. Lagi siyang gumagawa ng gulo. Ayan. At possible ay kung hindi to matitigil ang inyong awayan, hiwalayan po ang magiging anon to. In the end, hiwalayan po ang pinapakita ng ating tarot card. Matuto po tayong manalangin sa Panginoon para po dumating ang biyaya at iwaksi po ang mga tukso sa ating paligid para po mabilis dumating ang swerte. Kasi po pag lagi-lagi tayo nag-aaway, nalayo po ang swerte. Yan po ang pinararating ng ating number 1 tarot card. Number 2, red piyaw. Bagamat isang lalaki at isang babae ang nakabunot po nito ay problemado sa kanyang love life. At bagamat nagkakaroon po sila ng pera, ay sinasabi po dito, possible magkakaroon kayo ng pera, ay kailangan talagang tikong.
kailangan nyo po ng decision making. Ilista lahat ang mga dapat bilhin dahil po sinasabi po dito sa ating tarot card na possible ay magkakapera kayo pero ito ay makikiraan lamang. Mabilis din siyang mawawala. Ayan. Meron po kayong marireceive na isang balita na medyo hindi to magugustuhan. Ayan. At possible po ay magkaroon kayo ng pera. At kailangan nyo ng pag-isipang mabuti kung paano nyo po ito gagastusin. Dahil sinasabi po dito na mabilis din po itong mauubos. Kumbaga, malayo pa muli ang swelduhan ay mauubos po siya kaagad. Kaya sinasabihan po kayo ng ating tarot card dahil ano na po yan. Kumbaga, kaya lagi nag-aaway ang pamilya. Kakulangan po sa pang-pinansyal. Kaya kailangan pag-isipan munang mabuti bago po natin gagastusin. Ayan, medyo may kalakihan ng konti ito kaysa sa mga natatanggap po natin dati. Yan, ang magiging pera po ninyo. Yan po ay ang number 2, tarot card. Bagamat pinagdadaanan po kayo ng maraming problema, soon, huwag po kayong mag-alala dahil malulutasan po ang lahat ng yan. May isang lalaking mangingibig na maaaring dumating sa iyong buhay, ngunit ito ay pinararating sa iyo na i-ignore mo siya dahil ito ay sakit lamang ng kalooban at may involved na pananalapi ang sinasabi ng ating tarot card. Ayan. Ang nakabunot itong number 3 natin, maaaring sila ay couple, ay magiging masagana sila ngayong darating na Kapaskuhan. Isang magandang biyaya ang darating mula sa langit. Ayan. Isang pagbabago ng iyong buhay ang magaganap. At kung ikaw ay maraming problema ang pinagdadaanan sa ngayon, yan ay matatagpusan mo. At blessing mula sa may kapal ang darating sa iyo. Ito ay medyo malaking pera or malaki talagang pera. Kaya pag-iisipang mabuti ang paggastos. Ayan, bilog ang mundo. Bagamat marami ka mga pinagdadaan ng problema, ayan, pani problema po, huwag ka mawawala ng pag-asa dahil bilog ang mundo. Maaaring ngayon, ikaw ay hirap, bukas ay hindi na. Yan ang pinararating sa iyo ng ating tarot card number 3. Number 4. Pinararating po na ating tarot card na ikaw ay mag-iingat dahil maaaring ikaw ay maloko sa pang-pinansyal. Dalawang tao ang makikilala mo at ikaw ay pagtutulungan na kumbinsihin. At ito po ay possible ay maloko ka or kung ito hindi mo pakilala, binabalaan ka ng ating tarot card na huwag kang magpapaniwala sa mga iaalok nila at yung dalawang ito ay mga huwad at ang hangad lamang ay pera. Kapag nakuha na po ng taong ito ang inyong pera, ay agad-agad na silang magdi-disappear. Mawawala na. Usong-uso po yan ngayon, lalo't magpapasko. Kaya mag-iingat po kayo. Number 4, nakapili po nito. Nako, yan po ay medyo matatagalan kapag kayo po ay naloko nito. Matatagalan po ang inyong pagsasakripisyo sa pananalapi. At away po ito ng mag-asawa. Lagi kayo mag-aaway. Kaya in the end, kumbaga ikaw eh, mamumblema. Or possible naloko ka na. Alin man po dyan sa dalawang yan. Pero ito ay paparating pa lang. Pinapakita na paparating pa lang at ikaw ay maghanda. Ngayon, kung ikaw ay nanonood ng ating video, ito ay sinasabi sa'yo na huwag kang papaloko. Dahil ito ay, kumbaga, medyo malaking pera kukunin sa inyo. Possible, ito ay magpa-member or kaya ikaw ay magpipinance or marami basa, marami mga darating sa inyo or ito po ay pero ako nakalagay po dito kasi paparating pa lang. Opo, paparating pa lang. Kaya ikaw ay mamumblema. Huwag mo nang pag-isipan to. Matik, huwag ka po makikinig sa kanilang mga sinasabi. Matik, no kaagad.
Hindi ka nag-aano sa mga ganito. Yun po kaagad ang inyong isasagot. Huwag na po kayong makinig sa mga magagandang salita na sasabihin po nila. Maging matatag sa mga pinagdadaan ng buhay sa ngayon. Ikaw po ay napakasipag na tao at ikaw ay ay possible ay magkaroon ka po ng karamdaman at hindi naman to ganun kalala. Hindi naman ganun katindi. Kaya lamang basta yung babala po sa inyo ng ating tarot card na huwag po kayo magpapaniwala at dahil possible ay ayan o, huho ang kastilyong buhangin, pag-aaway na mag-asawa, problema. Kumbaga, ito po, sabi po ng ating tarot card, kung kayo po ay maraming pinagdadaan ng problema sa ngayon, soon po yan ay malulutas. Kumbaga, huwag po kayong paghihinaan ng loob. Ayan, medyo pinapakita po dito na kayo po ay pinanghihinaan ng loob. Maging matatag sa mga pinagdadaanan dahil kaya-kaya po yan. Kaya nga po, yan po ay pagdadaanan lamang at hindi natin tatambayan. Pinapakita dito, bituin, soon, malapit na matagpusan lahat ang mga paghihirap mong pinagdadaanan sa ngayon. Yan ang pinararating ng ating number 4 tarot card. Bagamat kayo po maraming, kung halimbawa nakapili po kayo na hindi kagandahan, huwag kayong mag-alala. Napakarami po ng mga pamamaraan para po mabago or kaya maalis lahat yung mga naka-blocks na mga negative at pumasok po ang mga positive sa atin. Napakarami pong pamamaraan. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!